Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebak ka daw with evidence. Sunog na naman ang nagpakalat ng fake news na ang owner ng Captain Speak, yung resort ba sa Bohol, nasa gitna ng Chocolate Hills, nagpasabog sila ng issue na ang owner daw ay Duterte crony. Si Edgar Buton ang owner ng resort na iyon na Duterte crony daw. Kasi ang pangalan ng resort, Captain Speak. So, akala nila retiradong sundalo. Nako po mga kabibig, nakakahiya yung nagpakalat ng fake news. Mali. Kasi gusto nyo lang dautin. Bisaya ka ayo. Kasi gusto nyo lang sirain ang mga Duterte. Kaya naghanap kayo ng rason para talaga hihilain, sisirain, at ang mga tao ay magagalit sa mga Duterte. Ito, nagsalita ang isang miyembro ng mga Buton. Sabi ni Jane Buton Tiate, ito ang totoong istorya ha, makinig kayo. Kasi puro na lang fake news ang pinapakalat ninyo. Here's the facts. Number one, my uncle came from a very simple family. Life back then was very hard that my lolo and lola cannot afford to send them to school. So he strive hard to achieve what he has today. Kasi yung iba, maraming mga sinasabi na kurakot or di kaya konektado sa mga Duterte, kaya nakapagpatayo ng isang resort sa gitna ng mga Chocolate Hills. Ito pa. Pangalawa, my uncle was not even related to any politician. So ito ang isang sampal sa mga nagpakalat ng fake news. Some even say that he is a big man that can manipulate other people. But no, they even went to a right way of securing the permits. But if you have more questions, ask the LGU. Pangatlo. He is not a police official with high rank. Ito kasi pinapakalat nila. Na retired. Police daw ito, na mataas ang ranggo, kaya naitago nila yung pagpatayo ng resort, and the same time, kaalinyado ni Duterte, kaya walang problema, kaya nakalusot. Ito ang sagot, he is a seafarer. It means pala, seafarer, with a captain rank. Kaya pala, kapitan pala ito sa barko. That is why it was called Captain Speak. Oh, there you go. Ito pala ang katotohanan. Iba pala yung pag-interpret nyo about Captain Speak. Yung pag-interpretation nyo, retired police. Pero hindi pala. Gawa-gawa pala kayo ng own script nyo. Mali-mali pa. Para lang talaga i-connect ang mga Duterte sa resort na ito. Heto na. Napahiya na naman kayo. Fake news pa more. Ito pa. Pangapat, the area of the Captain's Peak is privately owned with a titled lot, and the owner has all the right to do what he wants to do with limitations, of course, according to the law. If you have more questions, again, ask the LGU. So, dapat talaga, lahat ng mga questions na ito, lahat ng mga speculations na ito, ay sasagutin ng LGU. Ito pa. Most of the time, he spends his life at the sea. Being a seafarer is not easy. Being away from your family all the time, the loneliness, homesickness is an inner pain. I could relate because my brother and cousins are seafarers too. Andito. Nagkaalaman na ang katotohanan.
Nagawa-gawa pala ang istoryang pinapakalat para magalit ang mga tao and more na magalit sila sa mga Duterte. Iba ang strategy ng mga trolls. Lahat ng problema sa Pilipinas dapat nakakonekta sa mga Duterte. Lahat ng mga iskandalo sa Pilipinas dapat talaga i-coconnect ang mga Duterte para sasabihin na maraming tao na ang Duterte ay masama, na ang Duterte ay mga manipulative, na ang Duterte ay mga magnanakaw, na ang Duterte ay dapat nang mawala sa mundo ng politika. Yan ang gusto nilang ipaintindi sa atin ba, na puro na lang Duterte ang may kasalanan. E paano na ito? Nagsalita na ang member sa pamilya ng mga Buton. At dito talaga makikita natin ba na sobrang fake news yung nagpakalat na iyan. So sana may masmasan yung mga utak nyo dyan, na sana ma-realize din nyo na oo nga pala, no, hindi na pala kapitan sa polis or sa sundalo ang pwedeng tawaging kapitan. Pwedeng kapitan ng barangay, pwedeng kapitan ng barko, 'di ba? O depende na kapitan ng bahay. Kaya natawa ako, mga kabibig. Ang dami nilang pa-issue-issue para lang talaga makonnect kay Duterte. Ito ang kapitan ng barko pala ito, former kapitan ng barko. So paano yung ikakunik ito kay mga sa mga Duterte? O ito ang kapitan ng barko, pang barko ng mga Duterte ang sinakyan ng kapitan na ito? So yun na nga, mga kabibig, mahirap talagang maniwala sa mga news na yun na pinapabasag or pinasapasabog ng maraming fake news peddlers. So yan na, oh, yan na ang ebidensya na kung saan sinasabi na hindi konektado sa malalaking politiko ang nagmamay-ari ng Captain's Peak. So sure na yan, ha. So stop na ang storytelling na ang mga Duterte ang tawag dito, isang crony ng Duterte ang may-ari ng Captain Speak, kaya agad-agad napagawa ang resort na tawag dito nakaka-degrading, tapos biglang naging abusive. Yung mga words nila ginagamit nila para lang talaga masiraan ang isang tao. So mga kabibig, ano ang iyong komento dito? Comment down below. Lalo na yung mga naniniwala na itong pamilyang Buton ay mga cronies ni Duterte. Kaya naman kayo. Panghingi kayo ng sorry, oy. Agad-agad kasi kayong nag-comment sa mga taong maghiling mag-spread ng fake news. So yun lang, mga kabibig, ha. And shout out sa lahat ng mga followers ko dyan na naghihintay sa mga latest lebak-lebak for me, for to all of you. At sa mga bashers ko, keep on bashing. So yan lang po, mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest lebak-lebak with evidence. Bye everyone! See you next time!